Bagong Pilipinas! Bangon Pilipinas, kinimo ang singgit sa mga overseas Filipino workers o sa Filipino community sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. dito sa Estados Unidos. Bangon tungod kay lugmok na ang ekonomiya o nagpait na ang katawhan. Sitwasyon nga mayo nagtukbod kanila nga maningpalad sa laing nasud. Kagahapon, mainitong gidawat sa membro sa Filipino community si President Ferdinand Marcos Jr. Lalo-lalo na nung kahirapan, nung pandemya, ay ang bumuhay talaga sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mga OFW. At kaya't kung hindi po sa inyo, ay siguro mas nahirapan po na makabangon ang Pilipinas. Kaya't ulit, maraming salamat sa inyo. Lalong-lalo na yung ating mga health workers at lahat po ng makausap ko, sinasabi nila, oh hello, I'm from the Philippines. President Marcos from the Philippines. After wala pang 1 minute, so pwede pa tayong kumuha pa ng nurse galing Pilipinas. Tungod sa sakripisyo o benepisyo sa ekonomiya sa Pilipinas gikan sa mga OFW, misaad ang Pangulo nga iyang pakusgan ang ekonomiya sa nasud. Sooner or later, we will be able to welcome you back home to the Philippines, especially those who have reacquired their Filipino citizenship. It's my hope that some of you will come home for good and retire in a much better Philippines. A Philippines with better airports, Philippines with better roads, better airports, better internet, better governance. Yun ang aking yun ang aking pinapangarap. And that is what my administration is working for. Ang proteksyon ng ating mga OFW ay isa sa mga prioridad ng ating administrasyon. We are strongly committed to pursue the third pillar of our foreign policy, which is assistance to Filipino nationals. Isa po sa mga hakbang na ating ipinapatupad ang pagtaguyod ng Department of Migrant Workers na o DMW, pinangungunahan nga po ng ating kalihim, Secretary Tuts Ople ng DMW. Ang layunin po nito ay pagsamahin at palakasin lahat ng ahensya ng gobyerno na may mandatong protektahan at isulong ang karapatan ng at kapakanan ng ating mga kababayan dito sa Amerika, sa Caribbean, at saan mang sulok ng daigdig. Ato siya ang pag-atubang sa Filipino community sa Washington, D.C. Malipayon ang Pangulo sa iyang gianonsyo. Galing lang po ako sa White House at kausap ko po si President Biden at saka yung kanyang mga cabinet minister. Kasama ko po ang ating mga kabinet, ng mga membro ng kabinete upang ipagtibay ang ating pagkakaibigan sa Amerika, United States at saka ng Pilipinas. Dahil po, alam naman po ninyo, malaking bahagi doon sa usapan namin ay na nagpasalamat naman ako sa kanila. Dahil sa dami ng Pilipino na nandito sa Amerika, na nandito sa United, sa US, ay lahat naman ay naging magandang buhay. At hindi tinanggap kaagad ng ating mga kaibigang tiga-US, kaya naman nagkaroon kayo ng magandang hanap buhay, nagkaroon kayo ng magandang pagkakataon para sa tulungan ang inyong mga pamilya, para tulungan ang inyong mga community, para tulungan ang inyong bansa. Sa record sa Philippine Statistics Authority, niadtong tuig 2021, migawas nga adunay 1.83 million ka mga Pilipino nga anaa sa gawas sa nasud ug kadaghanan niini mga babay. Apan, sa datos sa Great Manpower Services, gitaho niini nga niadtong June 13, 2022, adunay 2.24 million ka mga Pilipino nga nanarbaho sa gawas sa nasud ug 1.4 million ini ang land-based samtang mukabat sa 208,000 nanarbaho sa kadagatan sama sa mga seaman. Base sa datos sa gobyerno, ang Middle East mao ang nangunang destinasyon sa mga Pinoy. Gisundan kini sa United Arab Emirates, Kuwait ug Qatar. Kay sagad sa nanarbaho didto, mga household workers kon domestic helpers. Dili lang si Presidente Marcos ang misaad nga ayuhon ang ekonomiya sa Pilipinas aron mapugngan ang mga Pilipino nga manarbaho sa gawas sa nasud. Kung sa kanta pa kini, dugay nang nahimong chorus.
Apan, kung karon sa mahatagan og insaktong oportunidad ang mga Pinoy ug mahatagan og saktong suhulan sa lugar nga ilang natawhan, kana ang dakong pangutana. Edit Kaduay News and Philippines. Stay safe!